kahapon mga kaibigan. Sorry na ngayon lang ako naka-advise sa inyo kung anong gawin natin sa ating naiponetura para hindi ba huwag kung hindi natin, hindi tayo marunong dyan mag-ano ng pera natin, eh maubos yan at babalik tayo sa food. Kaya ito ang gawin natin. Kung may negosyo tayo, kahit sa negosyo natin nakuha itong perang ito, kailangan may participation ng ating dating father. Kaya ang gawin natin, matambos, manalige, at si Lord Jesus, o Santo Niño, Holy Spirit, siya naman ang gawin natin, Master and Boss and Supervisor. At saka si Mama Mary Gagayan in Diyos naman ang maano sa atin, matulong naman sa atin. Kaya ating topic ko sa ngayon kung paano natin hindi wala ang pera natin, no? Ang pera natin bilang para hindi mawala, huwag natin abusuhin. Sana kadami ng pera natin kung hindi alam kung ano ang gagawin natin, malugi tayo at ma-poor tayo. Kani ay huwag natin sa kasino o sa buman at saka bajong o anong misyo ang gawin natin dyan pwera muna para hindi mawala ating pera, no? At saka kung mag-abuso tayo, mag-ano tayo sa ating pera, mas malaki ang magastos natin. Kung magkasakit kita tayo o kung ang membro nating pamilya. Para na kung may pera naman tayo, ipagusto tayo sa pag-inom ng whiskey o pag-gusto tayo sa pag-sigarilyo o kung ano dyan. Yan ang masama. Kaya yan, ang mga bisyong yan, may dalang sakit. Ang sakit na dala ng biske, colon cancer, o lung cancer, dyan sila pera natin na ipon, ipupunta na lang sa hospital o sa doktor pakonsulta, no? Example sa sakit na cancer sa aking kapatid. Ang ginawa niya, ang whiskey, ginawa niya ng kape. Every morning, hindi pa siya kumakain ng kanin o ng adyana. Mainom na siya whiskey. Iyan ang nangyari. Huwa siyang magawa. Naalo siya ng whiskey. No? Nakakulong cancer at saka namatay. Kaya ang asawa ng cousin ko, nang ganyan din. Nang 2 months, namatay din sa colon cancer. Kaya huwag tayong mabuti sa ating katawan, no? Ang sigarilyo, ano yun naman natin, no? Huwag nang hindi tayo nang gusto. Budget natin na, yan ang ingles. Punta naman tayo sa kung paano tayo naka-ipon ng pera. Bakit naka-ipon tayo ng ganyan kalaki sa ideya natin na gawin natin ganito?
ang 300 ganyan ang gawin natin para na ano ka 1 million ata. Kaya ang ideya ng ang ating gawin, kung may ano nang may ang ideya pala makatulong sa atin, yan ang gawin natin. Kayong mga kaibigan ko, anuin ninyo, baka may nakalimutan ng kayong ideya na kayang gawin na para na makatulong dito sa pera natin na hindi mawala. Ang gawin ninyo, kung may ideya kayong na makatulong sa atin, i-apply nyo na sa ngayon para hindi mawala nang walang kabuluhan. Kaya yan lang siya, nakatago lang siya pala. Yan pala ang katulong sa atin na ang pera natin ang hindi mawawala, at saka makatulong sa atin na maparami pa siya. O kung ano gani kailangan, ang idea ninyo, huwag niyong itago, ilabas niyo, no? Kaya ang, kung may idea kayo dyan, pariyasabi, na wala kayong pera, hindi kayo ka-negosyo. Kaya sa inyo, ano ang gawin natin para may makapera tayo at maka-ano tayo ng negosyo sa inyo. Yan. I-ano natin sa ating chipan. Ano kayang idea ang gagawin ko? Ito, no? Ang sa kung may idea na kayo, kung paano, example, may prenda kayo dyan sa lending na pwede ipang ano sa inyong negosyo. Yan ang gawin natin para makanegosyo tayo, no? At para makaipon tayo sa ating dito. Yan ang gawin natin. Ang ating idea, i-apply natin sa ating buhay ngayon, no? Ating mga ginagawa dito sa Earth para tayo mahirapan sa ating buhay dito sa Earth, no? Sa idea pala natin, makatulong yan para sa nang hindi tayo mahirapan. Anong gawin ko dito? Ganyan pala. Nakalimutan natin na may ideya pala tayo na ganito lang pala ang gawin natin. Simple man lang. Makapera na tayo. Kaya huwag nang itago ang mga ideya natin para na makatulong yan sa pag hindi tayo mahirapan dito sa Earth. Kaya makatulong yan para na mag-happy tayo sa Earth, kaya wala na tayong utang, okay na ang katawan, kaya every year nagpa-general check-up, okay na katawan, ating wala na tayong utang, marami na tayong pera, maglikaya na tayo. At kung anong gusto mo sa pera niyan, kung wala pa kang bahay, gusto mong bumili ng house and lot, yan, itawin, o kung anong idea na huwag ma-slinkas, o kung ano, okay man, kayo ang mag-desisyon kung ano ang gusto ninyo. Pero amo na ang gamitin natin ang ideya na kung ano ang kayo mismo
Yung mga nag-ano sa atin dito, nag-panood. Kung ano ang idea na naisipan ninyo, i-apply nyo dyan sa inyo, sa inyong mga kabuhayan dyan. Kung anong gawin nyo. O, ano sa inyo? Okay ba? Kung may idea kayo, i-apply na. Huwag lang tago. Okay? Let's do it.